Maligayang pagdating sa Tagalog Flix Recaps, meron ako ikukwento na movie na ang pamagat ay Never Gone. Inilabas sa taong 2016. Nagsimula ang kwento sa isang mahirap na babae na nagngangalang Yanjin na nagmula sa isang nayon. Siya ay isang tahimik, maamo at magandang babae. Ngayong taon, nagtapos siya sa middle school at magpapatuloy ang kanyang high school sa isang paboritong paaralan sa lungsod. Matagal na silang nag-iipon kaya makapag-aaral siya sa paborito niyang paaralan. Sa unang araw niya sa paaralan, si Yanjin ay kakaiba sa ibang estudyante. Mukha siyang napakasimple at medyo nalilito nang pumasok siya sa paaralan. Habang naglalakad siya sa gate ng school, nakita niya na may mabilis na nakamotorsiklo na hindi sinasadyang masagasaan ang tubo ng tubig at tumalsik ito sa kanya. Ang teenager na lalaki ay si Cheng Zing. Siya ay isang batang lalaki mula sa isang mayamang pamilya na nagiging idolo sa paaralan. Nilapitan ni Yanjin si Cheng Zing para pag-alitan siya. Gayunpaman, nang malapit na siyang magbulalas sa kanyang emosyon, may biglang isang baseball na papunta sa kanya at naselo ito ng kamay ni Cheng Zing. Sa halip na humihingi ng paumanhin sa naging dahilan sa pagkabasa ni Yanjin, pinayuhan siya ni Cheng Zing na maging mas maingat sa paglalakad. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, hindi nasiyahan si Yanjin kay Cheng Zing. Ngunit nalaman niya na magkaklase pala sila. Umupo si Yanjin sa harap ni Cheng Zing. Sa paaralan, si Yanjin ay may malapit na kaibigan na nagngangalang Mo Yuhua. Naging close kasi sila dahil parehong simpleng ang family background nila. Para masanay sa paaralan si Yanjin, tinulungan siya ni Yuhua. Sa marka ng pagsusulit sa matematika, si Yanjin ay nakakuha ng hindi magandang score. Nakakuha lang siya ng score na 50. Kabaligtaran ito ni Cheng Zing kung saan siya nakakuha ng perpektong marka. Hindi matalinong bata si Yanjin kaya nahihirapan siyang sumunod sa mga aralin sa matematika. Isang araw, gustong pumunta ni Yanjin sa banyo at magdala ng isang libro. Nakaupo sa likuran niya, si Cheng Zing naghinala nang dalhin ni Yanjin ang libro. Akala niya lalabas ng klase si Yanjin na mangloko. Pagkatapos ay kinuha niya ang libro. Sinubukan ni Yanjin na abutin ang libro pero ang nahulog ang pad na itinago niya sa loob ng libro. Nahiya naman si Yanjin at lumabas ng klase. Pagkakita sa nalaglag na pad, ang kaibigan niyang lalaki sa klase kinuha ito at binuksan. Si Cheng Shen ay nakonsensya sa pagpapahiya kay Yanjin. Sinubukan ni Cheng Zing na tawagan si Yanjin mula sa likuran habang nakaupo sa klase, pero nagkunwaring hindi narinig ni Yanjin. Sinundot ni Cheng Shen ang likod niya gamit ang isang libro, ngunit hindi siya pinansin ni Yanjin. Itinapon niya ang libro papunta sa mesa ni Yanjin mula sa likuran. Inisa-inasta ni Cheng Zing, hinila ni Yanjin ang upuan at natamaan si Cheng Zing sa paa. Napangiwi si Cheng Zing sa sakit. Noong binuksan ang librong ibinato ni Cheng Zing, nakita niya na ang lahat ng mga problema sa matematika ay sinagot niya at kasama ang mga hakbang para gawin ito. Pagkatapos, si Yanjin naman nakitang nakatayo habang nagmumuni-muni sa bubong ng gusali. Biglang sumulpot si Cheng Zing at tinukso siya sa pamamagitan ng paghila sa kanyang buhok. Hindi nagustuhan ni Yanjin ang ugali ni Cheng Zing, siya ay nagmadaling umalis pero pinigilan siya ni Cheng Zing. Para makabawi, inaalok ni Cheng Zing si Yanjin na turuan siya ng math. Noong una ay tumanggi si Yanjin. Gayunpaman, naalala niyang tinawag siya ng kanyang guro sa matematika at humihiling sa kanya na pagbutihin ang kanyang mga marka. Kasi alam ng guro na hindi madali para kay Yanjin ang makapasok sa paboritong paaralan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito sa ilang sandali, sa wakas ay pumayag siyang tanggapin ang alok ni Cheng Zing na turuan siya ng matematika. Simula noon, pagkatapos ng klase, palagi silang nagkikita upang mag-aral sa tuktok ng gusali ng paaralan. Para kay Yanjin, ang pagtuturo ni Cheng Shen ay masaya kahit minsan ang ugali nito ay nakakainis para sa kanya. Pagkatapos ng sabay sa pag-aaral ng matematika, sa wakas, nag-improve ang mga grado ni Yanjin. Noong ipinamahagi ang pagsusulit sa matematika, nakakuha siya ng score na 85 at masaya siyang ngumiti. Matapos makita ang mga nagawa ni Yanjin, si Cheng Shen ay naging masaya. Simula noon, ang kanilang relasyon ay nagiging close. Isang araw, kinailangan ni Yanjin na umalis sa paaralan sa mahabang panahon. Kinailangan niyang bumalik sa kanyang nayon dahil mayroon siyang kagyat na pamilyang usapin. Mula nang umalis si Yanjin, si Cheng Shen parang hindi gaanong masigasig sa school at nagdaydreams habang nakatitig sa bakanteng upuan ni Yanjin. Isang araw, nahuli si Cheng Shen na natutulog sa silid-aralan dahil hindi siya masigasig sa aralin. Bigla siyang nagising nang may estudyanteng nakaupo sa harapan niya. Ayaw niyang ma-occupy ang upuan ni Yanjin sa ibang estudyante. Ang estudyante palang nakaupo sa harap niya ay si Yuhua, ang matalik na kaibigan ni Yanjin. Nagbigay ng impormasyon si Yuhua na kagagaling lang ni Yanjin sa kanyang nayon at ngayon nagpapahinga sa kwarto niya. Sa pagkarinig nito, agad na tumakbo si Cheng Shen papunta sa dormitoryo ni Yanjin.
Pagdating sa pintuan, kumatok siya ng malakas. Maya-maya, si Yanjin na may malungkot na mukha ang nagbukas ng pinto. Tinanong ni Cheng Shen kung bakit siya nawala ng matagal, pero hindi nakasagot si Yanjin at pinakita lang ang itim na bandana sa kaliwang braso niya. Ibig sabihin nito ay namatay ang kanyang ama. Sa wakas nakarating na sila sa huling termino sa ikatlong baitang sa paaralan. Sa panahon ng school graduation party, si Cheng Xing ay nag-abang kay Yanjin na nakaupo kasama si Yuhua. Lumapit si Cheng Xing kay Yanjin at inaya siyang sumayaw sa farewell party. Pagkatapos ng sayaw, pumunta sila sa likod ng school building. Sa lugar na ito ipinahayag ni Cheng Xing ang kanyang pagmamahal kay Yanjin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang lumapit si Yanjin at hinalikan siya. Akala ni Cheng Xing ang halik na tinanggap niya ay tanda ng pagmamahal. Sa katunayan, ang halik ay tanda ng pagpaalam na ibinigay ni Yanjin sa kanya. Umalis si Yanjin na umiiyak at iniwan si Cheng Xing mag-isa doon. Sa puso niya, nagpaalam si Yanjin kay Cheng Xing dahil alam niya na hindi siya karapat-dapat kay Cheng Xing. Ang matinding pagkakaiba sa antas ng karangyaan at background ng pamilya ay imposible para ipagpatuloy nila ang kanilang relasyon. Lumipas ang isang taon, ngayon ay naging estudyante na si Yanjin sa isang universidad. Upang makatulong sa pagbabayad ng kanyang matrikula, nagtatrabaho siya bilang part-time na librarian sa campus. Sa lugar na iyon, nakilala niya ang isang estudyante na nagngangalang Shen Juan na parehong nagtrabaho sa library. Si Juan ay isang mabait na lalaki na senior din ni Yanjin. Dahan-dahan silang naging close dahil sila ay magkatrabaho sa library. Isang araw dumating sa campus ni Yanjin sina Cheng Xing at ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Matapos ang hindi sa pagkikita sa mahabang panahon, naging awkward ang dalawa. Habang nag-uusap sina Yanjin at Cheng Xing, si Juan nagpakilala kay Cheng Xing bilang kasintahan ni Yanjin. Pagkatapos, nagpakilala din si Cheng Xing sa sarili bilang kasintahan ni Yanjin. Nang marinig ito ni Yanjin agad itinuwid ang mga salita ni Cheng Xing na sila ay matalik na kaibigan noong high school. Inalok ni Cheng Xing sina Yanjin at Juan para sa paglilibot sa paligid ng lungsod. Pumunta sila sa isang templo at isinulat ang kanilang mga kagustuhan sa isang papel. Gusto ni Yanjin na makita ang wish na isinulat ni Cheng Xing, mabilis niyang tinakpan ang kanyang sulat kamay. Pagkatapos, si Juan ay bibili ng inumin kasama ang kapatid ni Cheng Xing. Nang pabalik na si Juan, nakita niya sina Cheng Xing at Yanjin na nag-aaway ng seryoso na nakatayo sa tabi ng isang sasakyan. Si Cheng Xing agad-agad ay pinilit na hinalikan si Yanjin. Nakita ito ni Juan mula sa malayo. Ang kapatid ni Cheng Xing ay lumapit kay Juan para pakalmahan ito. Simula nung insidenteng yun, si Yanjin at Juan ay naging awkward. Hindi nila binati ang isa't isa kahit nagtutulungan sila sa library. Dahil doon, pumunta si Yanjin kay Cheng Xing para ilabas ang kanyang galit. Sa gitna ng pagtatalo, sinabi ni Cheng Xing kay Yanjin na marami rin siyang dinanas matapos makagraduate sa high school dahil mahirap siyang hanapin. Inakala ni Cheng Xing nang hinalikan siya ni Yanjin sa high school farewell party noon, ibig sabihin ay magpapatuloy ang kanilang pagmamahalan. Gayunpaman, ang katotohanan ay ang kabaligtaran, nawala si Yanjin at mahirap nang makontak. Si Yanjin pala hindi na nakikipag-ugnayan kay Juan. Ito ay dahil nakapagtapos na si Juan sa kolehiyo at nagtatrabaho sa isang kumpanya. Sa pagtatapos ng kanyang mga taon sa kolehiyo, huminto si Yanjin sa pagtatrabaho ng part-time at hiniling na bumalik sa Nayon kasama ang ina. Nagtanong pala ng kanyang ina sa kanya para magpakasal muli. Pumayag naman si Yanjin sa kahilingan ng kanyang ina na magpakasal muli. Sa hindi inaasahan nang bumalik siya sa Nayon, dinala ng tadhana na magkita sila. Nakita ni Yanjin si Cheng Xing na nakaupo malapit sa lugar ng kanyang tahanan. Pagkatapos, sinabi ni Cheng Xing sa kanya na sinamahan niya ang kanyang ina na may negosyo doon. Doon, bumili ng pabrika ang nanay ni Cheng Xing sa lugar. Pagkatapos ay gumugol ng oras na magkasama sa paggawa ng mga parol ng kuneho. Nang maglaon, inimbitahan ni Cheng Xing si Yanjin na tumira sa Beijing pagkatapos ng graduation. Tumango naman si Yanjin dahan-dahan. Malapit na ang graduation day ni Yanjin. Nagsimula siyang magpadala ng mga aplikasyon sa ilang kumpanya sa Beijing para makasama si Cheng Xing. Gayunpaman, lahat ng kanyang pagsisikap ay walang kabuluhan dahil kahit isa sa mga kumpanya walang sumagot. Sa wakas, nakakuha siya ng rekomendasyon para sa isang kumpanyang matatagpuan sa Shanghai. Nag-apply siya doon at tinanggap. Pagkalipas ng ilang araw, si Cheng Xing ay nakahanap ng kumpanya sa Beijing na nangangailangan ng mga empleyado. Sa kasamaang palad, sinagot na ni Yanjin ang kontrata na magtrabaho sa Shanghai. Nagalit si Cheng Xing dahil akala niya hindi tinupad ni Yanjin ang pangako niya. Nakonsensya kay Cheng Xing, pumunta si Yanjin sa Beijing sakay ng tren. Sa daan, biglang tumawag si Cheng Xing para sabihin na siya ay papunta sa Shanghai para makita siya. Nagkasundo ang dalawa na magkita sa daan.
Bumaba si Yanjin sa susunod na istasyon ng tren at hinintay si Cheng Xing dumating. Sa wakas ay nagkita silang muli sa istasyon at nagyakapan. Dumating silang dalawa sa Beijing. Dinala ni Cheng Xing si Yanjin para mamili ng sapatos para sa party dahil dadalo sila sa engagement party ng kapatid. Pagdating niya sa party, nabigla si Yanjin dahil ang nobya ng kapatid ni Cheng Xing ay si Juan, ang lalaking malapit sa kanya sa kolehiyo. Pagkatapos ay pinayuhan niya si Juan para alagaan mabuti ang kanyang magiging asawa. Lumipas ang mga araw, si Yanjin ay bumalik sa kanyang nakagawian sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa isang kumpanya. Biglang lumapit sa kanya ang stepfather sa opisina upang sabihin na ang kanyang ina ay may malubhang karamdaman dahil sa cervical cancer. Ang kanyang ama, na nagtatrabaho sa isang kumpanyang pag-aari ng mga magulang ni Cheng Xing, ay nilustay ang pera na tulong sa kumpanya na tustusan ang mga gastusin sa pagpapagamot ng kanyang ina. Sa makatuwid, hiniling ng kanyang stepfather na tumulong ito maibalik ang pera ng kumpanya. Pagka-uwi ng kanyang ama, si Yanjin ay abala sa pagtawag sa kanyang mga kaibigan para manghiram ng pera. Sa kasamaang palad, wala sa kanyang mga kaibigan ang nakatulong. Nang walang ibang pagpipilian, tinawagan niya si Juan para sa tulong. Sumang-ayon si Juan na magpahiram ng pera. Si Cheng Xing, na nakabalita sa kanyang kasintahan na naghirap, dumating sa kanyang apartment at nagbigay sa kanya ng pera. Gayunpaman, ayaw ni Yanjin tanggapin ito at sinabing pinahiram siya ni Juan ng pera. Nang marinig ito, nagalit si Cheng Xing kung bakit siya ay hindi naniniwala sa kanya at sa halip ay nagtanong sa iba para tulungan siya. Pagkatapos ay umalis ito sa apartment na galit at pumunta sa bahay ni Juan. Pagdating sa bahay ni Juan, na may matinding damdamin, itinapon niya ang pera na dala para kay Yanjin. Pagkatapos ay hiniling kay Juan na huwag makialam sa kanilang dalawa. Nang gabing iyon, lumabas si Cheng Xing para makipag-inuman sa kanyang mga kaibigan para maibsan ang galit. Dumating si Yanjin sa bar para tanungin si Cheng Xing umuwi. Tumanggi si Cheng Xing at sa halip ay pinaselos ito sa pamamagitan ng pagyakap sa isa pang babae sa bar. Dahil sa problemang ito, sina Cheng Xing at Yanjin ay nahirapan na naman sa relasyon at naghiwalay. Hindi nagtagal matapos silang maghiwalay, si Cheng Xing pumunta sa Amerika para tuparin ang hiling ng kanyang ina. Lumipas ang isang taon, nahirapan kalimutan ni Yanjin si Cheng Xing. Pumunta pa siya sa templo noong sila ang nagsulat ng mga kahilingan. Doon, nakita niya ang mga talaan ng mga inaasahan ng mga bisita. Nagbasa siya ng papel hanggang sa makilala niya ang sulat kamay ni Cheng Xing. Nalaman niya na noong binisita nila ang templo, isinulat ni Cheng Xing ang kanyang wish sa pamamagitan ng pagsusulat ng pareho nilang pangalan. Si Yanjin ay umiiyak na naman na puno ng panghihinayang nang maalala ang nakaraan niya. Sa wakas, nakipagsapalaran si Yanjin sa New York para makahabol kasama si Cheng Xing. Mapalang ang dala at nagtatanong sa mga tao sa paligid, dumating siya sa harap ng isang hotel sa New York. Mula sa malayo, nakita niya si Cheng Xing na naglalakad patungo sa sasakyan. Gayunpaman, tulad ng dati ay lalapit na sana siya, may nakita siyang buntis na naglalakad sa likod ni Cheng Xing at sabay na patungo ang dalawa sa kotse. Nang makita ito, si Yanjin ay hindi napigil ang umiyak at pinili niyang lumayo. Habang umaandar ang sasakyan ni Cheng Xing, aksidenteng nakita niya si Yanjin na naglalakad mag-isa. Bumaba ng sasakyan si Cheng Xing para habulin siya. Sa kasamaang palad ay hindi niya ito nagawang mahanap. Sa pagtatapos ng kwento, nakatayo si Yanjin sa itaas ng gusali upang alalahanin ang magagandang alaala noong high school siya. Biglang may humawak ng buhok niya sa likod. Natigilan siya at napalingon dahil hinila ni Cheng Xing ang kanyang buhok. Pagkatapos ay tinanong ni Cheng Xing kung may tao siyang hinahanap sa New York. Natahimik si Yanjin at ayaw sumagot. Pagkatapos ay ipinakita ni Cheng Xing ang video mula sa kanyang cellphone. Sa video na nakita ni Yanjin ang buntis na kasama si Cheng Xing noon. Nakita niya na ang buntis na babae ay kasama ang kanyang asawang Amerikano at ang bagong silang na sanggol. Ang buntis pala ay isang kaibigan ni Cheng Xing at sa oras na iyon ay tinutulungan lang siya. Umiiyak si Yanjin ng maliwanagan sa video. Niyakap nila ang isa't isa. At dito nagtatapos ang ating kwento, na sila ay masayang nagsasama na nag-iibigan. Sa mga nagtambay dito sa channel ko, appreciate ko mga comments nyo at nagbibigay ito ng motivation sa akin. Gerald Gaji, Mark Davin Gayden, Alvin Venancio, RG Larandio, Mary Jane Fuentes, Skull Hunter, JBKTV Official Blog, Lakaral, Ans SN, Roel Briones, at It's Amara's World. Salamat po sa suporta dito sa channel ko. Hinahanap ko nga pala yung mga active sis ko na hindi na nagpaparamdam. Saan na po kayo? Sana nagustuhan nyo ito. Mag-subscribe para sa higit pang nilalaman tulad nito at pindutin ang like button para matulungan din kami. E papalabas ko din ang gustong magpa-shoutout sa susunod na upload. Hanggang sa susunod, ingat po.